Okay na po yan. So let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong masalita. We pray, Panginoon, as we study your word, kayo po manguna sa amin. Kayo po malulati. In Jesus' name we pray. Amen! Upo na po tayo. This time po, saglit lang naman to dahil marami na sa kayo kasiyahang tinanggap. Pero yan, bagay sa'yo walang mask. May. Naniniwala pa ba kayo sa mask? Okay. Pag nagpabakuna, papabakuna pa ba kayo? Sino papabakuna pa? Hanggang ilan babakuna nyo? So hindi ka naman pinipilit sa amin, walang pinipilit. Pero sa akin ha, hindi ako naniniwala dyan. Okay. So marami nang namatay daw according sa... Nakinig na. Mag-iwiwalayin ko kayo. Since 2001, ni-roll out yung bakuna, dumami yung excess death according to data. Ibig sabihin, ang expected lang, for example, sa isang buwan, ang namamatay, kunwari, 1,000. Yun lang expected kasi talaga namamatay tao, di ba? Pero nung ni-roll out yung bakuna, dumami. So bakit kaya? Yung COVID time, hindi marami yung namamatay, parang halos wala nga eh. Nadagdag, konti lang. Nung ni-roll out yung bakuna, dumami. So ano yung sabihin nun? Ano yung sabihin nun? Wala, di ba? Meron. Ibig sabihin, sa halip na gumaling, lalo silang ano, namatay. Yung iba doon ay may adverse effect. Pero malala, namatay yung iba. Pero anyway, nasabi ko lang yun kasi may nakamas eh. So yung title natin again, Seeking the Lord. Kilala nyo ba ako? Karamihan naman siya kilala. So ako yung si Pastor Ace. And then, walang makulit. Yung makulit, papalabasin. Alam niyo yan, di ba yung rules natin dito? Hindi tayo nakipaglokohan dito. Hindi lang kayo nakikinig. Nakikita niyo ba ibang tao? Tingnan niyo. Di ba kayo nahihiya sa kanila? So, pag hindi kayo nakikinig, nag-iingay kayo, hindi makapakinig yung iba. Di ba? Kahit sa classroom ganyan, kahit saan ganyan, lalo sa church. Though dito medyo maluwag kasi wala naman tayo dito yung grades na hindi kayo babagsak or something. Pero lalo kayo dapat magtapat, lalo kayo dapat magtino. Kasi nakakahiya sa Diyos. Amen? Amen. Sana yung di paligtas dito mamaya, may mabilis tayong message dyan. So are you ready? Mag-journey tayo, saglit lang po to. Usually ang preaching namin dito, isang oras. Normal yun. Minsan last Sunday, kahapon, nasa 1 hour 12 minutes. Pero dahil mabait kayo, gagawin nating dalawang oras. Okay lang ba? And, saglit lang po to. So yung mga games yun, ano napansin nyo? Yung nagpo-focus tayo, ano yung title ulit natin? Yung tema natin? Seeking the Lord early. Hindi lang basta hinahanap ang Panginoon, dapat maaga. So ano yung sabi ba naghahanap? Sino naghahanap dito na ano hinahanap nyo? Pera. Saan mo hinahanap? Okay, marami. Actually, pupunta tayo dyan sa pera, no? Pero totoo yung mental. Pag sinabi naghahanap, ibig sabihin, okay, nakikita nyo ba yan? So yung nasaan dito, naghahanap siya, meron siyang? Bible. Hindi, dito muna. Ano yung meron siya? Telescope. No? Bakit siya kailangan telescope? Kasi minsan yung mga bagay yan mahirap makita pag malayo, di ba? So pwede na sabihin ito ay sabi sa definition number one, to go in search or quest of. So may hinahanap ka, yun ang una. Okay? Iba sa inyo, nag-aarap na atensyon, ha? Okay, makulit. So, dito muna kayo. Yung second definition, ito yung dapat natin gawin. Sabi dyan, to try to find or discover by searching or questioning. Gusto nyo pa, meron pa naghahanap? Papasok, Dexter ba to? Ha? Dexter. Kitang-kita kita kahit dyan ka. Okay, ba't di ka pumunta dito? Emergency. Okay, kahit di ba tayo, so may hinahanap tayo minsan. Kailangan kanina, naghanap-hanap kayo ng, ano yung hinahanap nyo? Pera. Pera, yung kasi yung games, no? So, anong involve pag naghahanap ka? Dapat mata, diba? Pero pag understanding ang hinahanap mo, ano dapat involve? Parang ito kanina, di ba? Walang ganyang kalaking libro, ha? Picture lang yan. Pero ibig sabihin, pag nag
Sisik ka. Kasi gusto mong maintindihan. Amen? Sa wikang English, ganun yun. I seek to understand. Ano yung sabihin nun? Gusto kitang maintindihan. Kanina yung game show, ino-observe ko kayo. Itong mga nagpapalaro, medyo bago lang yan eh. Mga bago, pasensyahan nyo lang din. Hindi rin madali yan. Kaya gusto ko lang ma-expose sila. Kasi dapat, next time, sabihin ko na instruction sa inyo ha. Pag nagpapagames kayo, dapat mabilis, malinaw yung instruction nyo, kompleto yung aparatos nyo, yung props nyo. Kung kailangan nyo ng tulong, sabihin nyo in advance. Ikaw yung watcher, ikaw yung magsasabi. Ganon, okay? So ngayon, ang maganda sa kanila, nagpapagamit sila, di ba? Nagkinig sila. So ako, natutunan ko lahat yan sa buong sa trabaho, sa church. Kasi nakikita ko, pag may programa, pag yung pastor may nakahandang mensahe, tapos naubos na sa games, paano pa tayo, di ba? So maganda naman yung games, pero maganda, may oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, di ba, May? Hindi ka nga nagmas, tinakpan mo naman. Okay. So ganun po yan. So pangalawang definition, pag nagsisik ka, naghahanap ka. Okay, parang kanina, ginawa niyo. Pero yung kanina, yung mababaw yung ginawa niyo. Kasi nga, games lang naman eh. Pero pag naghahanap ka talaga ng katuwiran, maintindihan yung mga bagay-bagay, hindi basta ganun lang. Diba? Katulad ngayon, salamat, nakikinig na kayo. Kasi ganun yan, hindi kayo matututo pag hindi kayo nakikinig. Akala niyo, naglalaro lang tayo dito, church to. Programa lang namin ngayon to. Pero yung butati dito, pag-aaral salita ng Diyos, makinig. Kahit saan niya, maniwala kayo mga bata kanina, may mga nandadaya. Sa buhay, pag mandaraya ka, magtitiwala ba sa inyong tao? Ayan si ano, ganyan yun eh. Mandurugas yan eh. Nako. Kahit simpleng ano lang, ano ka lang, sa jeep, ano bang mga trabaho gusto nyo? Eh, ba't kita mabigyan trabaho eh? Kukupitan mo ko. Diba? So, kaya pag-aaral natin ngayon, mas malalim pa, mga bata. Ang hahanapin natin, hindi lang basta-basta pera, pang-unawa, kundi ano, success. Okay? Mamaya tayo sa Panginoon. So, isa sa mga ina, bagit ka rin na pera, di ba? Totoo yan. Kalalo yung mga nasa na si Nadine. Ilan taon ka na? Ano ka na ngayon? Si Nadine. Ang layo ng layo ka sa Nadine, ha? Ano ka na? Nagtatrabaho ka na ba? Nagtatrabaho ka na? Okay, yung mga nagtatrabaho na dito, si Kuya Kurt. Nasa edad na to. Si Christine, bata pa ba to? Ilan taon ka na, Christine? Tahimik ka pa rin ba? Si Kuya Denville, nagtatrabaho ka na? Hindi pa. Okay, basta lahat kayo later magtatrabaho, tama? Kaya nga, pansinin nyo mga bata, minsan ang init ng ulo na magulang nyo sa inyo pag di kayo nag-aaral. Kasi pag hindi kayo nag-aaral, wala kayong skills na ma-develop para makapagtrabaho ng maayos. Pag di kayo nakapagtrabaho ng maayos, hindi success. Diba? So, hinahanap natin yung success. Paano ba tayo magiging successful? Iba? So, huwag naman sana manloloko, huwag naman magnakaw. Amen? Pero iba, ang dami pa rin bagay niya. Ito, nakalagay dito. Sabi niya, una, I don't. Ibig sabihin, hindi ko kaya yan. I can't. So, may ano na, may direction na kahit paano. Inaalam niya, kaya ko ba? Kaso, pag hindi mo kaya, wala kang ma-accomplish. Next naman, I want to do. Uy, gusto mo pala, pero hindi pa ginagawa. Pero at least, gusto mo na maging successful. And then, ang next step dyan, how can I do it? So, ibig sabihin, gusto mo na talaga at nagtatanong ka na, pwede na, malapit ka na. Kasi pag nagtatanong ka na kung paano, nag-iisip ka na at least. Ngayon, I'm going to try, o susubukan na kasi hindi pa rin gumagawa. Then next is, I can do it. Uy, pwede na, gagawin ko na to, malapit na. And then, I did it. So, parang steps lang po ito para ma-discover success or para kumilos. So, gagamitin natin mamaya yan. Actually, ngayon na. Yan, dito muna tayo. Alam nyo mga bata, yung pinag-aaralan, lahat ang pinag-aaralan nyo, step by step yan. Okay? Hindi ka makakapag-college pag hindi ka nag high school. Hindi ka makakapag-high school pag hindi ka nag elementary. Hindi ka mag-elementary kung hindi ka nag kinder. Prep. Hindi ka magkikinder kung hindi ka nag lang kalokohan ha. Hindi ko naintindihan yan. Buti na lang. Ano? Daycare. Hindi ka magde-daycare kung hindi ka mag wala na. Hindi, pero yung mga bata dahil nakikinig sa magulang, di ba? Yung iba hindi makapagbasa kasi makulit, puro laro. Diba? Hindi, yung iba di tinatanggap sa school, papakiusap pa. Sinong ganun dito? Huwag naman. Huwag na yung magtaas. Pero may mga classmate ako dating ganun. Kawawa yung magulang.
Ito may pera kami, oh. Pag-aralin yung bata, ayaw, hindi tanggapin kasi ni hindi marunong magbasa. Ni hindi marunong magmanatili sa upuan. Nakakahawa yung gano'n. So, nakuha nyo ba? So, step by step yan. So, salamat kayo. Nakikinig na kayo kasi nagalit na ako, eh. Hindi pa ako nagalit. Pero kahit sa church, pinag-aaralan yan. Hindi ka makaka-step up, matututo, and even more, kung hindi mo makukuha yung mga basics. So, balik lang tayo dito. So, ang success ngayon sa sanlibutan, ano yung mga gusto? Sabi dyan sa ating definition, the favorable or prosperous termination or attempts or endeavors that the accomplishment of one's goal. Sa Tagalog, ang success daw, ibig sabihin, pag na mahinga ka na, kung ano, basketball, pag nanalo ka na, victory, hindi ka na ulit mag-basketball, next season naman yun, iba na yun. Pero pag na-victory ka na, ibig sabihin, nagawa mo ni dahil mong gawin, success na, amen? Pero yung another definition, na actually, medyo tama, pero mamaya, mas mababaw pala to. Sabi dyan, the attainment of wealth, position, honors, or the like. Okay, so medyo at least, yung mga nag-aaral na mabuti, sino hindi nag-aaral na mabuti dito, walang pakialam sa grade sila. Huwag nga yung magtaas ng kamay. O, sino yung merong pakialam? May mga kilala ako dito, mga honors, di ba? Tapos, nilalagay nyo pa sa Facebook, di ba? Yung iba, hindi naglalagay kasi walang honors. Okay. Anong horror? So, iba naman, hindi honor, iba pera. Kasi minsan kahit wala kang honor, masipag ka, diba? Gawin mong araw yung gabi araw. So, masipag mo, diba? Kailangan natin lahat ng pera. Pero hindi, yung iba naman, soba-soba naman. Kaya tumataba na. Tapos, sobrang extra pera. Makinig, bembem. Hindi ka magiging victorious. Hindi ka nakikinig. Yung iba naman, posisyon. Ito, ito. Sino din na may kamag-anak na nanalo ng ano, halalan? Lalapit ako sa inyo. Hindi, wala. Kala ko yung mga sumunod eh. Wala pala. Anyway, yung iba posisyon. Kasi pag nagkaroon ka ng posisyon, sasabay na yung pera eh, minsan. Ah, ikaw. At naalala mo lang ngayon. So, ganun kaya, ito yung mga pursuit ng mga tao sa libutan. Hindi masama to kung ito lang. Okay? I mean, hindi masama to kung kasama lang sa buhay nyo. Katulad niya, gusto mong maging top 1, huwag mong patayin yung top 1 para maging top 1 ka. Diba? Ang gusto mo talaga, matuto. At pag na-recognize, talagang binigyan ka ng Diyos ng katalinuhan. Iba sa atin, hindi talaga binigyan eh. Diba? Kahit anong araw, itong sa mga yung amin na kumakanta dito. Iba, hirap na hirap kumanta minsan. Ayaw mahit yung tono eh. May mga ganun, may talent na binigay sa iyo ang Diyos. Pag binigay talaga sa iyo, hindi masama yung gamitin mo. Pero huwag mo nga abusuin. Amen? Nakikinig ba kayo? So, next natin ngayon. So, maganda yan. I-desire mo yung wealth, position, and honors, and others like it. Kasi yan ang definition ng success. Ang problema, pag ito nga lang, nabanggit ko na kanina, nandadaya ng iba. Nabanggit ko yung bakuna kanina. Sa palagay nyo, bakit nila ni-roll out yung kahit experiment pa lang yun? Kasi nagmamadali ni sila. Alam nila, pag natakot yung tao, bibili yan kahit magkano. At ang kausap nila, hindi yung mga tao. Sino kausap nila? Gobyerno. Kaya kung naalala nyo si Duterte, ano sinabi niya? Oy, mga hindi nagpabakuna, lumayas na kayo dito. Galit na galit ako nun eh. Kasi hindi dapat gawin yon sa isang demokratikong bansa. Wala silang pakialam anong gagawin natin sa katawan natin. Kung gusto kong mamatay, hindi ako naniniwala sa Bayo Jesse, kahit masakit ulo ko, huwag mong pilitin, di ba? O ba't nila ginawa yun? Kasi sila-sila nag-usap, mga bilyonaryo, o kahit anong mangyari, bakunahan lahat yan. So walang problema kung gumawa ka ng gamot, walang problema kung magdoktong ka, huwag mong pipilitin yung iba. Nakakuha nyo ba yun? Ibig sabihin nun, sumobra ka na. Para lang sa kayamanan, pilitin mo sila. Wala nang mga gawa yung mga yun. Hindi naman mga doktor yun. Hindi naman alam yung pinag-usapan natin dito eh. Makita nyo yung problema? Walang problema sa academics, walang problema sa posisyon, walang problema sa pera. Pero wag na wag yan lang ang magiging goal mo sa buhay. Kasi pag yan lang ang goal mo sa buhay, hindi ka nakakilala sa Panginoon, hindi mo alam kung pupunta ka sa langit or what, short circuit na yan. Hindi na success yan. Kaya ngayon, ano yung, kaya ito yung verse natin sabi dito, oh God, thou art my God. O Diyos, ikaw ang aking Diyos. Alam niyo po yung mga taong iba, alam naman yung kausap ko kahapon lang, ha? Bata pa yon si Kuya
Iya ang pangalan niya. Nagse-cellphone lang siya, naghahanap. Hinihintay niya yung kabalkada niya. Eh, sinarang ko ng Bible. Eh, nainiwala ko pa sa Diyos, hindi po. Ha? Saan nga nang galing? So, hindi niya alam, obviously. Kaya ganun sila. Kasi na-influensya na yon sa internet, kung saan-saan. Kabubuhang malaki yun. Paano pwede bang walang Diyos? Diba? Pero yung iba naniniwala doon kasi, naloko. Okay? At maraming panloloko ngayon. Kaya nga andito yung church para tulungan yung mga tao sana, kung sino gusto makinig, na makilala ang Diyos una sa lahat. Kaya sabi dito, ang Diyos ay aking Diyos. Ibig sabihin, kinikilala ko siya. Yung ibang tao hindi siya kinikilala. Dapat natin siyang kilalanin. Kaya sabi dyan, early will I seek thee. Kung may Diyos, alam niya ang kaligtasan, siya yung magpapala sa'yo, hindi mo ba siya hanapin? Ano unahin mo, pera o ang Diyos? Depende. Dapat Diyos. Kasi ang pera, susunod lang yan eh. Ang pera, gamit lang natin yan. Ang Diyos, lahat na nagbigay ng katalinuhan, ng lakas, ng opportunity, sa Diyos nang galing lahat yan. Yung pera, susunod lang. Nandindihan niyo ba yung ano na mauuna? Alam natin, lahat natin kailangan natin lahat ng pera, pero unahin mo ang Diyos. Ang Diyos. Yung iba naman, inuna yung pera. Bandang huli, na naging kriminal kasi inuna yung pera. Yumaman for how many years, nahuli, nakulong, namatay, walang kwenta yung buhay niya. Eh kung inuna mo yung Diyos, di ba? May pera ka din naman. Kaya nga ako, na-inspire ako sa'yo pag tinitingnan ko minsan yung buhay niya eh. Wala dito si Kuya Jun. Kaya nakausap si Kuya Jun, member po dito yun, kahit mahirap yung buhay nila, nagsisikap sila. Naglilingkod sila sa Diyos, kaya na-inspire ako lagi. Dahil naalala ko din sa Diadem, yung mother church namin. Meron din mga member doon. Siyempre, lahat tayo nagtatrabaho, pero Sunday, trabaho pa rin, labada pa rin. Diba, unahin mo yung Diyos. Ay, sabi ni Jesus, ano sabi niya? Sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things, yung mga bagay na kailangan natin, pera, kalusugan, karunungan, edukasyon, sabi doon, and all these things shall be added unto you. Importante muna, hanapin mo yung katuwiran ng Diyos, unahin mo yung Diyos, and then yung mga kailangan mo rin naman yan, idadagdag na lang sa'yo, huwag mo lang unahin. Amen? Kaya sabi dito, my soul thirsted for thee. Ibig sabihin, uhaw na uhaw siya. Babalikan natin yan, ha? Ito po yung picture ng, ano yan? Ano, sino na nakapunta ng disyerto? Si Ate Jeda. Ate Jeda kasi ang pangalan, parang ano eh, Middle East, eh, no? Si daddy namin, nakapunta Middle East yan, eh. Napakainit daw. Paano nabubuhay yung mga tao? Eh, meron namang mga place na may tubig, of course. Pero pag nasa gitna kaya, wala ka ng ibang isipin. Di mo naisipin, ah, sana maka-level 50 ako sa ML. Di mo naisipin yon. Sana manalo yung, ano, yung Chicago Bulls. Hindi mo naisipin yun. Ano isipin mo lang? Pag uhaw na uhaw ka na. Tubig. Di ba? Kahit patak ng tubig lang. Kaya sabi sa Bible, dapat hinahanap mo, Panginoon, in a dry, thirsty land where no water is. Kagaya nun, hinahalin tulad daw dapat ang paghanap mo sa Diyos. Mga bata especially. Ako, aminan ng Brother James, nag-pray namin kayo, mahal namin kayo. Amen? Pag nakikita namin kayo, hindi naikinig, hindi umaatid. Iniisip ko na, ano kaya iniisip nito ni ano? Ano nang ginagawa nito? Naglalaro. Ba't di mo hinahanap ang Panginoon? Anong iniisip mo? Kaya sabi dito, pangalawang verse na lang. Hindi pa ako galit ha, sa mga bago dito, Andrea, hindi ako galit. Ganito ang Baptist preaching. Okay. Another verse, pakibasa po, ready, go. Okay, sa Tagalog, yung mga young lions, kilala mo yung young lions? Sino yung lion dyan? Nasa kanan, nasa kaliwa? Kala ko yung sa kaliwa eh. Ano yung nasa kaliwa? Deer. Actually, antelope yan. No? Pero isa sa mga kinakain ng lion, halos lahat. Kaya okay, pupunta sa kulungan ng lion. Pati kayo makakainin. Okay? So, ang kinakain doon ng mga lion, hindi ko na nilagay dito, pero isa sa mga madalas na kinakain daw, zebra. Basically, ano makita niya doon. Okay? Pero sa mga kinakain niya, antelope. So, ang tanong ko sa inyo, hindi ko nakita yung data, pero mauubos ba yung mga antelope? Mga zebra, yan ang pagkain nila. Hindi sila magpapakain, kasi pag nakapatay, huwag kayo papatayan, yun kay lion eh.
pag napatay ng isa yan, ilang araw na nilang kakainin yun? Magsasalu-saluan na nila. And then, pag nakapahinga na sila, kakain na naman yan. Eh, basically, lahat ng hayop sa paligid nila, pagkain nila eh. So, bakit na sinasabi ng Bible ngayon, the young lions do lack and suffer hunger. Ibig sabihin, ganito pala yan. Kinukumpara ng Diyos, yung mga taong wala sa Panginoon, kala mo, mayaman ka na, mayaman, di na ako maubusan. Parang si, sino ba yung latest na namatay? Kahit yung mga nalalaos na artista, di ba, iyabang yan eh. Sa newsfeed ko, ang dami kong mga kasi nasa edad na rin ako, Ate Jedda, di ba? Ilan taon na si Ate Jedda? Sino nang kilala yung laos na? Dati sikat na sikat ngayon, laos na, bakit gano'n? Wala nang pera, si ano? Sino ba yung naalala ko? Wala na! Isharon ko na ito. Bakit politiko kasi yun eh. So, ibig sabihin pala, pag hindi mo hinahanap ang salita ng Diyos, hindi mo gusto ang Diyos, hindi mo gusto siyang makita, hindi mo wala siyang pakialam sa kalooban ng Diyos. Ano, kahit sa palagay mo mayaman ka. Ngayon, iba sa inyo, hindi naikinig. Bakit? Kala nyo, hindi nyo kailangan to eh. Akala nyo lang yun. Kaya kami, nagisikap na may deliver yung salita ng Diyos sa inyo, dahil alam namin, for a fact, kailangan ng tao ang Panginoon. Actually, mayroong kwento sa Bible niyan. Talagang nung nagalit sa kanyang Panginoon, sa kanila, sa buong bansa, inalis na yung Bible sa kanila. Bahala kayo dyan. Gusto niyo ba ganon? O gusto niyo ba puro kulto na lang yung nakikita niyo dyan? Hindi nagtuturo ng tamang Bible. Mali yung kaligtasan. Karamihan nagtuturo dyan, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Magpamember ka sa amin, maliligtas ka. Magpabaptize ka sa amin. Hindi naman tama yung maliligtas ka pa doon. Gano'ng abuti para maligtas? E di sablay. So pero kaya namamayagpag yung mga yan kasi yan, sinusuportahan ng karamihan eh. Dumadami yung pera, nanloloko ng tao. Kasi hindi yung mga tao, hindi hinanap yung katawiran ng Diyos. Pero pag hinanap yung katawiran ng Diyos, sabi dito, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Ganun pala yun. Eh pastor, pagpunta ako ng, sa church, sayang naman yung isang araw ko. Ganun ba yun? Eh may labada ako, basta hindi mo naintindihan, labada ako, magagalit siya. Madalas, excuse na lang yan eh. Tama ba, mali? Tama ba, mali? Alam nyo yan. Yung nag-i-invite sa inyo, nanunuyo na yung dugo. Chinatsaga kayo. Dahil alam nila, pag wala nagturo sa inyo, wala kayong pupuntahan. Eh, basta punta ako sa inyo. Sige nga, anong tinong church dito? Sige. Anong tinuro sa inyo? Yung mga hindi paligtas. Yung mga ligtas na nakalimutan nyo. Kasi iba'y tinuturo sa inyo eh. Puro happy-happy. Puro praise the Lord eh. Maganda naman yung praise the Lord, di ba? Kasi pag di kayo nadidisiplina, hindi kayo natututo. Pag di kayo natututo, hindi nyo naintindihan. Pag di nyo naintindihan, wala yung gagawin. Hindi nyo yung magagawa yung kalooban ng Diyos. O paano yun? Diba? Kasi sabi dito, hanapin niyo ang Panginoon na parang gutom na gutom kayo, para kayong naghahanap ng tubig. Kasi kahit tingin niyo sarili niyo, leon kayo, ang daming pagkain diyan, kung nagkasakit kayo. Nakita ba kayo sa meron ako news feed ganoon eh. Yung leon, matanda na, nahiwalay sa kanyang ano. Makita niyo ba 'yon sa mga news feed niyo minsan, hanapin niyo yung mga lion. Lion versus hyena. Yung hyena maliliit lang 'yun na parang aso. Kaso, matalas din ang ngipin. Eh, nahiwala yung matandang leon. Pinagtulungan siya, patay. So, walang king of the jungle na pag nahiwalay ka. Amen? Next. Kami ako na ano to. So, again, Andrea, sino bago dito? Si Kurt, hindi ako galit ha. Ganito. Ganito ang preaching. Pakibasa niyo po. Ready, go. Okay, so paulit-ulit yung seek the Lord. No? Kasi ganito yan. Again, parang kanina, alam natin for a fact, karamihan ng tao hindi nag-aalam ng Diyos. Yun ang totoo, iba plastic. Yung iba kailangan pilitin. Yung iba naman, pinagpapalit ang Diyos ha, kung ano-ano.
Tama ba? Saan mo pwedeng pagpalitan Diyos? Pwede mo pagpalitan Diyos sa pera? Maraming gumagawa niya pero hindi dapat. Dapat mo pang ipagpalitan Diyos sa labada? Sa kaibigan? Sa bisita? Sa laro? Sa basketball? Laro din pala yun. Sa ano pa? Academics? May pasok ka, may paglaban mo. Sa bakuna? Sa kalusugan? Ah, kalusugan na ako, pastor. Ang Diyos din nagbibigay niyan. Alam niyo ba yan? Kami itong church na to, hindi ka umiminto. Hindi siya pinagyayabang, pero gusto kong malaman ng tao na mas nagtitiwala kami sa Diyos, kundi kung kanilang DOH yan. Si Duke ngayon, nagtatago na eh. Kasi alam niya, ahabulin na siya ng mga tao, kung kaya. Kasi bakit mo pinabakunahan yan, di nang pala kailangan. Naintindihan niyo ba yan? Kaya nung nagkaroon ng pandemic, kunwari, ang trabaho ng church, mag-share ng salita ng Diyos. Tama? Simula umpisa, ganun na yan eh. Ngayon, ibang church, hindi ginagawa yun kasi hindi naman sila tunay na church eh. Yung Catholic, hinahayaan lang nila yung mga tao, di pumunta kayo dito, kung hindi, hindi. Walang pakialam yan. Kasi yung supply ng mga pare, tuloy-tuloy yun. May ginto yan sa Vatican, wala kong di mahihinto yan. Tsaka marami na rin sila mga kutsaba dyan. Mga na ano nila, tawag dito, naniniwala sa kanila, kahit di nila nitindihan, bakit sila naniniwala. Punta lang ng punta yan. Marami ang kilalang ganyan. Ang hirap i-break niyan. Ang hirap nilang alisin doon. Pero still, pinagpapalit. Kaya sabi dito, hanapin mo ang Panginoon. Sabi dito, kaya ito rin parang pinaka last na natin ito, no? O sige, pastor, naligtas na ako. Kunwari, may mga nagpabaptize na nga dito. Iba, hindi na malaman. Ligtas nga ba ako? Ano nga ba maligtas? Kasi pinabayaan mo na eh. Pero kaligtasan, si Ate Jed, naligtas na ba? Amen. Masyarang ko na yan eh. Si Jana, sigurado? Si Aya? Si Jacin? Sigurado? Parang hindi ka sigurado. Si Jackie? Si Rachel? Sigurado ka sa langit, Rachel? Hindi pa. Kaya sabi ko. Si Denver? Sigurado ka sa langit, Denver? Tago. Ha? Nadine? Anong ginawa mo? Si Christine? Amen. Si Lian? Gado ka? Si Jonah? Nasira na ba si Jonah? Si Arvin? Nasira na ba si Arvin? Amen. Okay, so ganito po yan ha. Yan ang pinaka-pinaka-trabaho ng church. Yung mga anak ng Diyos, magbubudos ng anak ng Diyos. I-preach yung gospel, pag nanampalataya yung mga tao, ligtas din yun, anak na ng Diyos yun. Okay? Ang problema, ngayon, kahit mga anak na ng Diyos, ano? Kahit ano anak na ng Diyos, anong ginagawa? Lahat pa ng anak na ng Diyos excited sa church? O may isa, iniisip, sermon na naman ako dyan, bata ko punta dyan. Diba? Kaya ang last na exhortation ko sa inyo, sabi dito, glory in His holy name. Dapat natutuwa ka pag naitataas ang Diyos. Pag ang balita na naman, ngayon may pandemic na naman, tapos ito pa, naalala ko ABS-CBN. Eh, pare-pareho naman yan eh. ABS-CBN, puro bakla ang bida doon, di ba? Ang Miss Universe daw ngayon, mayari, bakla. Sino nanonood ng Miss Universe dito? Huwag nyo na itaas. Niloloko na tayo, eh, kasi matagal na. Kahit nga mga babae yan, kabastusan pa rin yan eh. Ba't mo di-display singit mo pa? Lahat ng Mikey, oh! Ay, pastor, at least, ano to, kumikita ang malaki. Yun nga eh. Wala kang pinagkaiba doon sa mga pokpok dyan. Sila nga lang, small time, ikaw big time. Still, kabastusan yun. Amen? Ba't mo gamit ikaw yung asawa mo? Gusto mong ano, ganon? Eh ngayon, dahil loko-loko nga, bakla nga yung ano, yung may-ari, binili yan kay, hindi ano kalay, basta kay Trump. Kay Trump, binili sa iba, Indonesian trans, bakla. O siyempre, sabi niya, ay, dapat, pati bakla, pwedeng maging Miss Universe. Kalokohan yun, eh, wala kang magagawa, kasi syunga-syunga ka rin, nanood ka rin nun, eh. Ganyan ang kalakaran dyan. Kaya, balik tayo sa ABS-CBN, bago pa mawala ako dun. Sa ABS-CBN, sino laging bida dyan? Si Vice Pangit, di ba?
Tapos ang bida doon, kasi yung asaya daw nila, kasi naasiwa ako doon eh. Natutuwa ba kayo pag gano'n ng mga balita? Nakikita ng mga bata? Ay, katanggap-tanggap pa. Hindi katanggap-tanggap, eh, may tito. Ay, wala pa kayo lang yung tito mo. Meron din ako siguro titong ganyan. Pero kung bakla ka, hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos, hindi ka nakakatuwa. Amen? Amen. Eh, bakit yung ABS-CBN, di ba at ng bidang-bida si Vice Pangit, paggabi, may evening prayer. Ah, Panginoon, Lord, gabayan mo po kami. Eh, talagang mag-iinit yung dugo mo eh. Kasi hindi ang Diyos ang itataas. Nawawala yung sinasabi ng kabanalan. Intindihan nyo ba? Eh, pastor, naunood ako niya, sinasabi, eh, di huwag ka nang manood. Mag-isip ka ngayon, ang Diyos ba ay na itataas? Pag si Vice Pangit ay na itataas, pinag-uusapan nyo pa, oh, ikaw, bakla ka na lang, Ethan. Ang popogi pa naman. Ang popogi pa naman ito. Jeb, magbakla ka na lang, oh. Papahing pa kayo ng anak nyo, ganon. Ano pangalan yan, ating Jeda, yung bunso mo? Ravel, gusto niyo maging bakla yan? Siyempre, hindi! Ano ba tayo napunta sa bakla? Kasi nga, ang Diyos ay galit na galit po ang Diyos dyan, baka hindi niyo alam. Kasi nga, hindi pinipris, di ba? Hindi pinipris sa labas. Yung mga pasto sa labas, yung mga pare, magmahalan tayo, ganyan-ganyan lang yan eh. Kung ang Diyos ay matataas, dapat makitang siya ay banal, at pag siya ay banal, galit sa kasalanan. Naintindihan niyo ba yun? Ganun na yung sabihin ng banal, galit sa kasalanan. Okay? Hindi siya pwedeng lokohin, hindi siya pwedeng biru-biruin. Kaya kasi nasabi ko itong mga ito rin, sabagay, makulit kayo, pero pag salita na ng Diyos, walang babastos dyan. Amen? Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Yan po yan. Ngayon, pag tinatamad ka, itong mga kabataan natin, kaya mamaya, yung kanilang awit, maganda ito, isa sa mga awit nila to eh. Yung seek the Lord, let the heart of them rejoice that seek the Lord. Minsan, kaya ayaw nyo sa church, ano mas masaya? Ay, mas masaya sana eh, si Vice Pangit eh. Nagpapatawa kasi eh. Yun na lang papanoorin ko, si Pastor eh. Nagpapatawa din si Pastor, kaso corny. Hindi naman lagi. Nakakachamba rin ako, di ba, minsan? Pero sinong susuportahan mo nga? Ang sinasabi dito, hayaan mong matuwa ka sa Panginoon. At talagang pag hinahanap mo yung Panginoon, doon ka matutuwa. Amen? Amen. At tulad din po nito, James, pag nagsabi ako, mga bakla niya, loko-loko yan, patayin na. Si Brother James, tumutuwa kayo, dapat lang. Huwag kayong papataya, hindi tayo, okay? Nilinaw mo lang. Pero yun ang dapat, yun ang sabi sa Bible. Sabi sa Leviticus 20:13. Ano sabi sa Bible? Leviticus 20:13. If a man also lieth with a mankind, pag yung lalaki daw pumatay sa kapwa lalaki, hindi normal yun, di ba? Ang sabi sa Bible, dapat niya patayin. Ang Diyos ang nagsabi nun, di ako. Naniwala lang ako sa Bible, di ba? Eh, pastor, hindi na ako babalik dyan. Ano ka ba? Sinong gusto mo? Nasa iyo yun. Okay? Kaya sabi dito, matutuwa kapag ang salita ng Diyos ang hinahanap mo. Amen? Ako, isa sa mga natuwa din ako dyan. Kasi nung nakinig ko yung preaching na to, galit sa bakla ang Diyos pala. Kasi may mga kilala ako eh. May kilala ako. Office mate ko dati yun ang kwento niya. Ang ayaw ko lang sa kanya, dinitali niya pa eh. Nag-testimony siya, dinitali. Sabi ko, dapat yung dinitali eh. Anong ginawa sa kanya? Talagang pinagtulungan siya. Ayoko na rin ano kayo. I-spare ko na kayo. Pero ganun daw yung mga bakla. Walang pakialam yan. Eh, bata pa siya. Tapos siya. Eh, pastor, ako, nabiktima din ako eh. Kaya nga, anong gagawin natin? Labanan natin. Amen? Ngunyan, tas yung kamay nyo. Loko lang. Gusto ko sabihin, again, kung hahanapin niyo ang Diyos, magiging masaya kayo sa Diyos. Yun ang sabihin nun. Eh sabi dyan, inulit na, seek the Lord and His strength. Ay, pastor, pag nag-church ako, aasarin ako ng mga kaibigan ko sa trabaho, sa school. Wala na akong kaibigan, manghihina ako, di para akong wala na akong kaibigan.
Hindi mo alam yung magkakaroon ka rin ng kaibigan. At yung magiging kaibigan mo, matino, pinagpapala rin ng Diyos, hindi mo gusto yon. Sino gusto mong kaibigan? Sinong gusto mong kaibigan? Yung matino o yung hindi matino? Matino! Saan mo makikita yung matinong tao? Sa kanto, di ba? Sa club, sa bar, sa TV? Karamihan na sinaulo na sa TV, maniwala kayo. I-research nyo yan. Si Tito Big and Joey, rapist yan. Oo! Oh. Hindi nyo alam eh. Okay, kay Pepsi ko, alam mo, di ba? Sino pa? Si Duterte, mamatay tao. Hindi nyo alam? Sino pa? Si kahit sino, si hindi lahat ha, hindi lahat. Hindi ko alam yung lahat eh. Pero yung gusto ko sabihin sa inyo, saan dapat kayo nalalagi? Diba? Pupunta ba kayo sa inuman, sa bar? Ay, dito ko mamimit yung aking future wife. Patay ka na. Kung gusto nyo ng future wife na matino, saan nyo mahanap yun? Hindi rin lagi. Okay? Pero malamang sa hindi. Kasi binabantayan kayo salita ng Diyos. Tsaka ng lingkod ng Diyos. Kaya kung hinahanap nyo, sabi dito, hanapin nyo ang Panginoon, His strength. Saan ba malakas ang Diyos? Actually, halos lahat. Pero, minsan sa mga siraan, sa politiko, sa showbiz, hindi malakas ang Diyos dyan. Hindi mo kailangan pumunta dyan. Amen? Puro bakla dyan, puro mga director niyan. Sige nga. So, huwag kang umay, pastor. Doon ako kay ano, doon sa loko-lokong pastor din, kay Buloy. Kaya doon may pabigas sa iglesia ni Manalo daw, kahit mali tinuturo nila doon. At least malaki yung church nila, baka magka-business kami doon, bigyan kami ng business. Doon yung strength nyo, pero hindi yung strength ng Panginoon. Amen? Amen. Seek His face forevermore. Ano yung mukha ng Diyos? Makikita mo ba yung mukha ng Diyos? Wala siyang mukhang physical, di ba? Pero ano sabihin ng Bible doon, seek His face? Ibig sabihin ng Bible doon, yung gusto niya, yun ang gustuin mo. Kasi isa sa mga ginagawa ako, pag meron ako, may makulit ko natin dito, napagalitan ko natin si Jeb, makulit yan eh. Meron ako sinabi dito, huwag ka nang babalik eh. Sabi ko, kung ganyan ka rin lang, hindi ka nakikinig, mag-iingay ka ba dyan, may tinatadyakan pa yung ano, hindi lalong hindi nakapakinig isa, umalis ka na dito, sabi ko. Yun, hindi na bumalik, salamat naman. Pero kung bumalik siya, nagtino, okay yun, di ba? Tatanggapin mo yun, naintindihan nyo? Isa, yung ba naman, may iba, namumutang naman. Meron ditong pumunta. Kaya naasal ako pagpastor ka, isa isa na ano mo ano, eh. Eh siyempre, kunwari, yung bait pastor, may sakit ako eh, pinakita pa sa akin. Eh, ginanyan yung chan, oh. Pastor, nakita niya yung chan, nakita ko yung chan. Merong ano, may plastic na nakalagay, keso butas daw, pastor, oh, nakita niyo ito. Eh. Inaawa naman ako. Eh, wala akong pera ngayon eh. Oh, ito, bigyan na lang kita ng pamasahe, pagkain mo bukas, kasi magpapacheck. Kilala nyo ba yun? Jomar, hindi yun. Ivan. Oh, anyway, maraming gumagawa niyan eh, di ba? So, gusto ko lang sabihin, bandang huli, eh ako naawa pa rin ako, pero bandang huli, kumakatok na naman. Anong gagawin ko? So, ibabalik ko lang pastor bukas. Wala, wala, wala. Hindi binabalik. Bandang huli, haharapin ko pa ba yun? Niloloko na ako harap-harapan kayo. Haharapin niyo pa ba yun? So darating yung panahon na hindi mo na haharapin kahit kumakatok yan. Basta, kailangan mo ng ganyan. Hindi magtabaho ka. Oo nga, no, kaso pastor, mahirap, may sakit ako eh. Inasabi sa akin eh. Eh sino gusto sa galit na nga yung kapatid ko sa akin eh. Ewan ko, bakit kaya? So ano yung sabihin natin dito? Minsan ang Diyos, tandaan nyo ito mga bata, patapos na tayo. Mga limang slides na lang to. Mga bata, tandaan nyo ito. Kahit ang Diyos, nasa Bible yan. Maulit-ulit yan. Ang sabi niya, tatalikuran ka niya. Yung ibang pastor, again, hindi tinuturo yan. Pero sa Bible, maraming sinabihan ng Diyos niya, pag matigas ang ulo mo, paulit-ulit ka, ayaw mo sa Diyos. Darating yung panahon, tatalikuran ka niya, hindi mo na makikita yung ano yung dapat mo hanapin?
yung kanyang mukha. Sino dito may nagalit na sa inyong tao? Kuna siya lang yung pag-asa mo, nanay mo, nanay mo. Imagine nyo kayo nanay nyo, mabait ba yung nanay nyo? Sa kanya ka humihingi ng? Pera. Pera. Ano pa? Pagkain. Pambaon sa school. Siya naglalaban ng pa... Imagine mo, nanay, ayaw kang harapin. Patay ka na. Eh, pag Diyos ang gumawa sa'yo nun. So, mga mga balika. Actually, tapos na tayo, no? So, kaya ito na lang mga bata at mga kapatid, imbigan. Gusto nyong pagpalain ng Diyos, hanapin nyo siya. Lalo mga bata. Mas maganda, maaga. Kasi ito pala yung gusto sabihin kanina. Nakita nyo ba yung ladder na yan? Makakapunta ka ba doon sa 4 kung di ka dumaan sa 2? Ngayon, kung for example, yung from 1 to 2, isang linggo. Yung 2 to 3, isang linggo. Yung 3 to 4, isang linggo. Kung mong tatawirin yan. Eh, lahat tayo gusto natin sa 4, di ba? Sa success. So, ngayon ay December. November 27. Kung tuloy-tuloyin mo yan, by January 1, kunwari lang, ha? Nalito na ako sa date, eh. Tama, mga 4 weeks yan, hanggang bagong taon. Kung mag-uumpisa ka ngayon, January 1, andun ka na. Kailangan mag-uumpisa, Rachel. Kunwari ang success andun, 4 na linggo. Ngayon ay November 27. Kailangan mag-uumpisa. Magpapatagal-tagal ka pa ba? Hintayin ko muna yung Pasko. Di ba? Pag Pasko, isang linggo na lang yan, no? January 1 na. Ano yung the best mong gawin? Kailangan mag-uumpisa. May. Kailangan mag-uumpisa. Sino ang sabi ngayon? O syempre, di ba? Kung matrapik ka man lang, medyo bumagsak ka ng konti, napagod ka, magpahinga ka, at least nag-umpisa ka na ng maaga. Naintindihan nyo ba? Ilan taon na si Reg? Pasto, 12 pa lang ako, pag 30 na ako, saka na ako magtitino. Anong klaseng philosophy yun, di ba? Lalo na ngayon sa paghanap sa Panginoon, amen? Ngayon na, naiintindihan mo na yung preaching eh. Kung hindi ka naiintindihan, at least familiar ka na sa Bible. Di ba? Saan mo makikita sa Bible yung pinatay ni Abel si Cain? Sino? Taas kamay. Saan? Julia, saan pinatay ni Abel si Cain? Sa? Anong book? Genesis. Saan pinatay ni Abel si Cain? Wala. Si Cain ang pumatay kay Abel. Bira kayo, no? Eh, sabi ko eh. Hindi, joke lang. Pero totoo rin yan eh. Nakikinig ka ba? Pinatay ni Abel si Cain. Hindi, si Cain ang pinatay ni Abel. Ha, baliktad. Si Cain ang pumatay kay Abel. Ngayon, alam mo na yun, di ba? Kasi narinig mo na eh. Ah, alam ko na yan. Pag may nagganyan na naman. Alam, di ba? Eh, bata ka pa, alam mo na. Inagahan mo ngayon. Kahit hindi ka magaling mag... Yung magulang mo, hindi Kristiyano, di ba? Sabi natin, mahina kang mag-English. Eh, tinatagalog din naman yung pasto, di ba? So, kailan ka magtatapat? Kailan mo hanapin ang Panginoon? Next year na, pasto, pag 30 na ako. Kailan mo hanapin ang Panginoon? Kailan mo hanapin ang Panginoon? Active ngayon to si Jolly. Pag-pray natin, amen? Pogi pa, di ba? Si Laika, kailan mo hanapin ang Panginoon? Samantha? May? Arvin? Jaja? Lorraine? Salamat ka, nakalimutan yung pangalan mo. Si Allen. Si Kurt. Bawal ang bakla. Ang bakla, mga matanda na yan. Pinili na nila. Ha?
So, huwag niyo tutukso yung bakla yung anak, kasi baka maniwala eh. Pero obvious, hindi totoo yun. Ang bakla, pinipili niya yan. Pag gusto mo kapwa mo lalaki, yun na yun. Wala ka ng pag-asa, reprobate ka na nun. Anyway, Justin, kailan mo hanapin ang Panginoon? Kurt? Denver? Nadine? Christine? Yung totoo? Lian? Jeff? Reg? Ano ngayon? Ano yung ngayon? Ngayon mo? Hanapin ang Panginoon. Okay? So, a clue lang. Tapos na po tayo. Ito yung mga, paano mo sa'yo hanapin ang Panginoon? Pag lagi ka sa church, siguro naman, hinahanap ang Panginoon. Amen? Kasi hindi ka mayabang eh. Kahit meron kayong exam, bakit buong araw ka nagre-review? May labada ka. Labada muna, di ba? O church? Labada muna. Hindi, syempre, agahan mo yung laba mo, agahan mo, or mamayang gabi yung labada. Amen? Pasto, palibasa, di ka nag-laba eh. Ayun, kaya nga magkasama kayo ng mabait. Amen? Amen. Ganun yun. So yan, magpapaptize ka na. Kung ligtas ka na, magpapaptize ka na. Makinig ka sa preaching. Mahalin mo yung church. Aralin mo yung Bible. Sa mga matagal na gano'n, mag-soul winning ka. Or at least, salamat yung mga nag-invite. Diba, napakahirap yan. Ako mag-isa, di ko kaya yan eh. Mag-pray ka. Hindi mo kayang gawin yon? Mag-pray. So, kaya mo. Isa yan sa mga lagi. Pag hinahanap mo Panginoon, kung hindi, sino hindi paligtas, sigurado, hindi pa sigurado sa langit, taas kamay. Bana, sigurado ka na? Si Princess, sigurado ka sa langit? Sino nag-share sa'yo? Ako, kalimutan ko na. Si Daisy, sama ka ba nun? Chelsea, sigurado ka sa langit? Ikaw, Andrea, hindi pa. Anong kailangan mong gawin? Humingi ka ng tulong, manalangin ka sa Panginoon, mag-Bible. So ito po yung mga, ito yung mga, gusto ko lang ano, yung mga, dito sa church namin, ayan po yung mga kasamaan natin dito. Amen? So, hinahanap mo yung kalooban ng Diyos pag ikaw ay nag-soul winning. So, seek the Lord early. Amen? Amen! Oh, sige, ubabaptize ko na kayo ngayon lahat, ha? Hindi, joke lang. So, this time ay, napatayin ko lang yung aking message. Pero sana, pray lang muna tayo. Okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa mabilis na preaching. I pray ang lahat po ng mga kabataan dito. Lahat po, kami dito, Panginoon, hanapin namin kayo at maaga. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga pagkakataon na, again, pinagpapalit ka namin sa kung ano-anong bagay, labada man yan, or trabaho, pag-aaral, barkada, laro, kung ano man yan, Panginoon. Patawarin po kami, Lord, nawa, maintindihan namin na the best time to seek you is to seek you first, to seek you now, Panginoon. Kung meron na kaming pangunawa, ang dami pang pwedeng idagdag, so I pray na i-prioritize ka namin. Hindi naman kami araw-araw sa church, hindi naman oras-oras nagbabasa ng Bible. Now, ibigay lang namin yung tama sa inyong oras at aming puso, Lord, isipan sa inyo, Panginoon, aming loyalty sa inyo, Panginoon. I pray na ang bawat sa pinagpala, again, we pray, alalahanin niyo po ang bawat isa. Kayo po nakakaalam, nakakabatid ng aming pinagdadaanan. Hindi kami pare-pareho ng kalagayan, but I pray ang salita naman ay nag-penetrate sa bawat isa sa aming Panginoon. So, yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.